So guys, so gusto ko lang ipakita sa inyo no kung paano ako nagpa-package ng delivery natin ng mga fertilized eggs ng ating mga Pedigree Purebred Rhode Island Red Chickens. Ayan. So this morning, may customer tayo, i-deliver natin yung dalawang tray ng fertilized eggs. So kada tray, 30 eggs. So ito nga, i-share ko sa inyo kung paano ko i-pinet-repair, no? Sa iba, ang ginagawa kung nag-deliver, nakaganyan lang talaga, iaabot lang, no? O kaya naman minsan eh, may pakits ang ganyan. Okay, iaabot. Ang problema niyan, pag nakamotor lang ang customer, paano i-secure yan? Okay? So, ginawa ko, in-standardize ko na ang packaging para kay nakamotor ang tao, naka-SUV, ayos ang packaging natin. We don't have to ask. I don't need to ask the customer na, sir, ano sasakyan ninyo? Bisikleta ba? Tri-bike? Motor? SUV? Aeroplano? Or what? So, ganito ang packaging namin. By the way, no, may problema kapag ano eh. Ito yung challenge ng tinaktan mo yan. Tapos tatalian mo ng straw. Yan, kabilaan. Tendency is mapupunit yung gilid. Lalo pag kung binibitbit ng tao yan. Hindi niya binubuhat ng ganyan. Hindi nakasapo ang kamay niya sa ilalim. So, mapupunit dito, tatamaan yung egg at posibleng yung pwersa ng tali at yung paglakad mo eh tamaan ang egg, mag-crack ang egg na natapat doon sa tali. Hindi apat na egg kaagad yun. 4 eggs kaagad. So, isisecure natin. So, ganito ginagawa ko. Kuklose up ko sa camera. Check ko yung camera natin para mas makita nyo. Okay. Kita naman. Okay, so gumagamit ako ng fruit tray kagaya nito, ang size ng fruit tray, no? Sa mga nagtitinda ng prutas, sa palengke. Binibenta to, so hindi standard ang presyuhan nila. Minsan may ma-tsyempuhan ka nagbebenta ng 20 lang ang isang tray na ganyan, may kasama ng takip. O kaya minsan 30, yung iba 35, 50. Basta hanap kayo yung presyuhan nyo, nasa siguro, nasa, hindi lalang ko sa 30. It's a good deal already kapag 30 pesos pababa ang presyo ng isang tray. Ako kasi bumibili ako maramihan. As in, binibili ko lahat ng available. Kung 50 yon, 50 ang tray ang binibili ko. Kasi gamit din sa farm eh. Kung nagde-deliver kami ng eggs, ng mga manok, ng dami. No? Mga sisu ng pecking duck, scoby duck, ano pa ba? Rabbit soon, no? Dami, may mga kalapati dun sa farm, may mga birds, ibang passing birds, etc. So anyway, eggs sa topic natin. So yung tray na yan, pinapalamanan ko ng rice straw dayami. Yung ano niya, yung beddings niya. So hindi masyadong makapal kasi pag kinapalan mo yan, nalampas na sa kalahati ng depth nito, ng kanyang height. Baka mamaya kung dalawang tray yan, nasa taas na yung dalawang tray. So, siguro nga ano lang, yung beddings niya ay nasa 1/8 ng depth niya itong fruit tray natin, o height niya. Yung height, rather. Okay? For added caution lang naman ito. Ha? Added caution. Saka yung sa gilid. Kung masyadong makapal na, bawasan. Okay. Okay. Pwede nyo rin gawin ito siguro for table eggs kung depende sa target market ninyo, ano? Kasi kung masa ang target market mo, ikaragdagan sa expense to. But halimbawa, middle class and above, magdagdag ka ng, dagdagan mo yung presyo ng healthy eggs mo, not necessarily organic eggs. Kasi hindi mo pwede tawagin organic egg yan basta kumakain niya ng commercial feed or napasukan ng synthetic na medicine. So hindi na organic yan. So pahirapan ang very strict ang pagpo-process ng farm para matawag ito na organic. Okay? Hindi ka pwedeng gumamit ng salitang organic chicken to organic egg sa mga to kung wala kang may presintang permit na nagpapatunay na organic nga ang sinasabi mong organic. Kaya kung bumibili kayo, ano,
ng eggs. Pag sinabi organic, 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 nasaan ang papel? Kung walang papel, walang organic. Pwede siguro healthy eggs lang. Sa akin, sa amin, pag nagbebenta kami ng brown eggs, healthy eggs ang tawag namin, hindi organic. Healthy kasi very limited ang ipinapasok ng synthetic medicine doon. As much as possible, bago pag sinabi mo si antibiotic, parang tinamaan na ng sakit ang manok eh. Tsaka mo antibiotikan, hopefully, ma-prevent na lumala ang sakit. Sa amin kasi preventive measure, nagbibigay ako ng Oriental Herbal Nutrients, OHN. Anyway, going back. Kapag nasa pinan na yan, dahil dalawang tray ang ilalagay namin, natin. So, eto. By the way, itong mga eggs na to, guys. Yan. Ano na to? Na-disinfect na ng 5% vinegar solution. Simplihan ko kung ano big sabihin ng 5%. 3 to 5% actually, you know. Yung sa mga seminars, sinasabi na 3%. So, pwede mo taasan ng 5% but not higher than that. Otherwise, magiging sobrang acidic ng solution mo. Pwedeng maging madaling makrack ang eggshell. Acid yan eh. Diba? Diba sa elementary laboratory natin. Bone, magiging marupok yan kapag binabad mo sa acid. Suka. Okay. So, ganun, paano yan? Sabihin na natin sa 100 ml na tubig. Ang 100 ml na tubig, tanggalin mo yung 5 ml, matitira 95 ml tubig. Tapos yung 5 ml, gawin mong vinegar. Basta wag synthetic vinegar. Kailangan natural na vinegar. Sukang sasa, sukang paumbong, ano pa bang klaseng sukang natural na meron. Okay? So 5%, 5 ml vinegar, natural vinegar, 95% water or apple cider, pwede rin yun. So meron ka ng 5% vinegar solution, may mali sa malinis na basahan, spray mo, mas maganda kung ganito, spray. Dapat hindi soaking wet ang basahan mo, hindi yung basang-basa na talaga siya. So idampin mo lang, and then punasan mo yung mga itlog. Meron akong separadong video para doon. No, bisitahin mo na lang yung playlist ko para sa mga Rhode Island Red. Isa-isahin mo doon, nandun na yung video na yun. Paano ako mag-disinfect? So, hindi ko na uulitin dito kasi may video na para doon. Okay, balikan natin yung topic. So, pag nasa tray na, by the way, disinfected ang mga to na. Disinfected. Nilinis, sinabon to na may sabon na may Clorox. Ito. Okay, maselan kami. Maselan ng sa farm. No? Disinfected yan. Pagkatapos, disinfected ang mga itlog. Galing sa chiller. No? Pagkakuha, by the end of the day, pagka-harvest ng mga itlog na fertilized, nilalagay sa chiller. And then, 12 to 24 hours bago i-deliver, ilalabas sa chiller para ibalik yung room temperature nila. And then, saka ilalagay sa paper tray na ganito. Habang pinapalamig sila, binabalik sila sa room temperature, nandun sila sa mga plastic trays. Kasi kung paper tray ka agad yan, eh pagkalobas ang moist nila, baka mamaya mabutas yung paper tray mo pag nababad. Okay? So ngayon, gawin natin ganito. Gumagamit din pala ako ng bubble wrap, no? For added cushion, suporta yan. So ilalagay natin ang paper tray, ang tray ng itlog. Okay? Ilagay muna natin sa gilid ang bubble wrap. Dalawang gilid lang. Bakit dalawang gilid lang itong pahaba, itong length niya? Bakit? Bakit dito wala? Kasi hindi didikit, hindi sasagad ang paper tray dito eh. Dito lang siya sasagad. No? Kung form sa laki ng fruit tray basket na meron ka. Kasi kung malapad yan, mas malapad dito, maaaring hindi mo na kailangan lagyan ng additional support na bubble wrap. Dayami na lang buo, palibot. Right? So, gusto lang natin manigurado, no? Kasi, hindi naman biro ang presyuan namin dito. So, might as well, gawin mo ng ano, nagre-reflect yung presyo mo sa packaging mo. Okay? Ayan. Importante mayroong additional support dito. Para kahit ma-press yan, for whatever reason, mayroon siyang ano, may additional layer of protection. Okay? Siyempre, yung customer,
magiging maingat naman din yan. Diba? Alam nga naman na habang nagdadrive siya, eh, managasa siya ng mga hump. As if walang hump sa daan. Siyempre, magmi-minor yan. Kasi, kung may order, natural, iingatan mo. So, pagkalagay niya ng isang tray, no? Kung dalawang tray ang, sa isang tray na ganitong size, by the way, sa isang fruit tray basket na ganito, maximum of 2 trays of eggs ang nilalagay ko. And then, merong isa pang bubble wrap on top. Yan. Saka natin, ilalagay yung isa pang tray ng itlog. Alright. Papatong natin. Yan. Make sure nakalapat. Huwag mo lang diinan na ganyan kasi hindi talaga yan nilalapat na lalapat. Gawa nang may bubble wrap ka. Okay? Pagkatapos, so, pansinin nyo. Dito lang siya talaga sagad sa gilid na to. Sa dito, hindi. Kaya, meron siyang pwede ng suporta ang diameter. And then sa taas, lalagyan natin. No? Hindi ko na ginagawang isang kung tatlong tray, isang in-order, isang tray pa dito. Hindi ko na ginagawa yun. Medyo ano na. Parang medyo hindi na secure para sa akin yung ganun. So, and then ipapatong natin. So, sumatotal, tatlong paper trays ang magagamit sa dalawang tray ng fertilized eggs na in-order. So, ayan. Okay. Hindi ito pang garantiya, hindi ito pang 100% sure. Ang ginagawa natin ngayon, hindi ito pang 100% sure na walang mababasag. No? Merong mababasag sa papaano sitwasyon. Kung nabitawan mo siguro itong tray habang hawak mo. Okay? Pero yung kamo binibitbit mo lang, nakatali lang siya sa ano. Hindi siya masisira. Or mababa, hindi ka mababasag. So less likely na magkakaroon ka ng basag na itlog. I'm saying less likely, no? Hindi guaranteed. Mahirap kasi sabi ka pag ginawa mo yan, itaga mo sa bato, walang mababasag na itlog. Mahirap sabihin yun. Okay? Minimize lang natin sa abot ng ating pwedeng kayanin. So ngayon, meron na siyang bubble wrap. Para mas makamura ka sa bubble wrap, kung seryoso rin naman pag nilegosyo mo na ganyan, may farm ka, eh bumili ka ng isang rolyo, makakamura ka. Nagbebenta rin yung mga courier, ng J&T Express, nagbebenta. So, ngayon, pag itatali na natin yan, tingnan nyo guys, ha? Pag tinali natin yan, tatali natin yan. Diba? Hindi natin niyabot sa cost of ano. Sir! Ayan, hindi ganun. Parang nakamotor nga yan. May papakita ko sa inyo. Ayan. Nakikita niyo. Hopefully nakikita niyo na. Pag tinali natin ganyan, mapapansin niyo, itong taling ito, hindi siya lumalaban against doon sa paper tray sa baba, sa may itlog din, no? So dito lang 'yan. So itong straw against itong outer part ng fruit tray basket. So hindi napupwersa ngayon yung force. Outside force, yung incoming force, hindi siya, it's not going against the egg, no? It's the straw being pushed inward, at yung force na yon tumatama sa karton, no? Sa karton na hindi masyadong tumatama, na hindi masyadong itutulak ng force na yon yung mga eggshell. Hindi ko na siguro kailangan elaborate na physics. Ano, force is equal to mass times acceleration. Kailangan pa natin yung discussion. Hindi na, no? Itlog lang naman pinag-uusapan natin, eh. Okay. Kaya may alcohol dito. Nag-aalcohol ako bago hawakan ng mga itlog. Kasi baka mamaya, marami pala kamay ko. Anong sirbi nung nag-disinfect ako ng itlog kung marami ang kamay ko pala na? So, ganyan ako kaselan. This is a farm. Hindi ho biro-biro ang pricing namin dahil hindi rin ho biro-biro ang
pagiging meticuloso namin dito. O, pagdating sa'yo ng itlog, may kang gagamitan ka pa ng tray na to. Fruit tray. Diba? So, huwag natin masyadong tawag dito, batakin din itong tali natin, no? Ano lang, ang tabay lang, sakto lang na may mahaba, baka mamaya eh, talagang binatak mo, eh, talagang basag ang mga itlog. Pagka ganun. Yun lang, pero yung customer, yung tao, may kung gusto niyang hawakan dito, pwede rin naman. Pag hinawakan niya dyan, pansin niyo ha, pag hinawakan niya dyan, yung puwersa, hindi siya nagiging against sa karton. Against siya sa tray. Tray na ano ha, fruit tray, kung plastic na to. Whereas kung tinali mo lang, wala kang fruit tray na ganyan, paper tray lang, tinali mo yung paper tray, pag binuhat niya, nagko-compress, kinocompress ng force on all directions, north, east, south, west, papunta sa itlog. So, tendency magka-crack yan. Lalo pa kung nagja-jogging ka, tumatakbo, pero wala nang silang gumagawa ng ganyan. Ayan o. So, hindi kailangang batak na batak ang pagkakatali. Support lang naman yan, bit-bitan. Ayan o. Okay? So, ready to be delivered na ngayon ito. So, pwede nating dagdagan. Itong, pero okay, tama na to, no? Itong ating, pwede rin dagdagan. Itong ating, kung nakukulangan tayo, marami tayong dayani. Might as well, dagdagan nyo na yung nasa side bago nyo patalian ng straw na ganito. Okay. May kakatuwa pa yan ng customer, no? Na yung mga binili niyang egg sa'yo, eh talaga pinagka-secure-secure mo. Ayan. Hindi naman kami nawawala ng dayami dito kasi nangunguha kami ng dayami dito na isang butega pang buong isang taon na pagkain na backup ng mga rabbit. Malinis naman itong dayami na yan. Kung magka-malaglag man yan sa loob ng kotse mo, hindi ka naman yung mandidiyak na dayan. Malinis yan. Kasi lang magpakain namin ang maruming dayan sa rabbit. Walang lupa-lupa yan. Eh, yan lang yan. May malaglag man sa kotse mo, daling ipulutin mo lang kahit hindi i-backing. Hindi naman Pino yan eh, no? Rice straw yan. Okay, so ganyan na, oh. Secure. Okay? Hindi siya sobrang arty na ano, na parang na talagang ginastos mo ng 500 ang packaging. So, magkano lang to? 30. Bubble wrap. Magkano halaga nun? Sabihin mo na lang na 15 pesos, 20 pesos, 50. Tali. Paper tray. Sabihin na lang natin 50 pesos ginastos mo sa ganitong packaging para sa dalawang tray na itlog. At ang isang tray ay 1,500. No? 1,500. Kung pipick up yun, okay. Mas secure. Kung ipapaship, wala na rin extra bayad. Free shipping na. Anong advantage ng pipick up yun mo? Bakit mo, tanong, bakit mo pa pipick up yun kung free shipping naman pala kasama na sa 1,500 na presyo? Ang advantage nun, alam mong makakarating sa bahay mo, sa incubator mo ang mga itlog na hindi sila na very careful ang pagkakabiyahe sa kanila. Whereas kung ipinadala natin sa isang courier, on my end, on our end, alam namin, sobrang arty. Well, relatively speaking, maarty ang pagkakapackage namin. Maingat. Iaabot namin doon, maingat. Lang nga namang ihagis namin. No? Catch. Hindi naman ganun. Eh pagdating sa courier, paano kung delivery nila, yung driver nila ay wala sa vocabulary niya ang magpreno kapag may hump sa daan. Paano kung yung taga-karga, taga-baba ng mga kargamento doon sa truck nila ay ginagawang parang volleyball ang mga ano. Not saying ganun ang mga tauhan ng mga courier, ano. Pero ikaw at ako, hindi natin nakikita yun. Hindi natin alam.
Ang alam ko lang ay kung paano ko i-deliver ito, paano ko i-package, paano ko iniisa-isa yung mga itlog na tingnan. Dino-double check ko mga itlog eh. Pagkalagay dyan, may crack ba? Sinisil ko pa yung flashlight yan. May crack ba? O pag may crack, lipat. Kapag may irregular ang shape, tanggalin. No? Tatanggalin yan. May crack, tanggal. May irregular shape, tanggal. Double check na lang yun. Kasi bago ko ilagay sa chiller yan, nasilip na. So, pang double check na lang yung iisa-isahin ko na naman. No? So, ganun ka meticuloso dito sa as far as our standards sa Alpha Adventure are concerned. Yeah, ready to be delivered. 3,000 pesos ang halaga. I-meet ko na lang yung customer mamaya. May libre pang technical support. So, kung may tanong ang customer kung sa anong mga dapat gawin bago incubate, pag napisa, anong gagawin, pag ganito na edad nila, anong gagawin, anong ipapakain, etc. Pwede magtanong. Well, actually, dahil alam ko na yung mga frequently asked questions sa mga ganyan, inunahan ko na. Nag-record na ako ng mga video dyan sa YouTube channel ni Alpha Adventure. Merong mahigit 100 video na dyan. Mahigit 50 na nga yata yung patungo sa Rhode Island Red. I'm not sure, no? Mahigit 50 ba? Or abot-abot pa lang doon? Pero isa-isahin na lang yung panoorin ng mga video na yon. Malay nyo, may mga dapat pala kayong itanong na hindi nyo naisip na itanong. So, at least, napanood nyo na yung, napakinggan nyo yung tanong, pati na rin yung sagot doon sa mga video. May mga ganun moment kasi, ano? Hindi mo na-realize na, oh nga, no? Ba't hindi ko tinatanong yun? At least, tanong at sagot ang naibigay ko sa'yo. Okay? Hindi lang sagot. Ayan. So, kung may questions kayo, no? Marami pa akong ibang pamamaraan ng pagpapackage ng mga fertilized eggs. So, pagka nagka-time ako, ipapakita ko yung ibang style sa inyo. But this is it. This is one of them. Alright. So, kung may tanong kayo or kung may gustong kayo, meron kayong gustong i-suggest sa akin, baka mamaya mas mapaganda pa natin ito using the exact same materials, walang additional materials, comment nyo lang. Mas maganda yun. At kung nagugustuhan nyo ito, why not like and subscribe. Like this video, share it sa mga chicken-related na Facebook groups. And ginawa mo na rin lang yun, mag-subscribe ka na sa YouTube channel at i-click mo na rin ang notification bell para sa tuwing nag-upload ako, na-alert ka. Lubos-lubosin mo na rin. Nandun kami sa Facebook page, nandiyan kami sa Facebook, meron kaming Facebook page, Instagram, at saka TikTok account. So, subscribe ka na rin sa mga yun. At bisitahin mo ang aming website, www.alphaadventure.com. Kung bibili ka, dagdagan mo lang ng /RIR dun sa dulo. Anyway, nasa description ng video na to ang mga links ng mga social media channels at website na pinagsasabi ko sa episode na to. Okay, this has been JC of Alpha Adventure, your source of science-based, experience-driven, and technology-oriented tips in livestock farming. Tara, deliver na tayo.